Oh, magandang araw po. Ang topic natin ngayon is yung design ng anchor bolt to sa ilalim ng railing. Kunyari, yung balcony, meron tayong pinrovide na railing. Normally, ginagamit natin dyan, pipe. May spacing siya na every 1.5 meters. Naka-attach siya doon sa base plate. Then yung base plate, may butas yun. Lalagay natin ng provision for anchor bolt, which is ibabaon natin doon sa slab bago tayo mag-pouring ng concrete sa slab. Para pag nabuhusan yung concrete, nandun na yung bolt natin. But ang question, anong size ang requirement? Paano natin makakalculate yung diameter, required safe diameter ng bolt o yung tinatawag nating anchor bolt para masatisfy niya yung requirement ng building code? At saka ilang piraso ang kailangan natin plus yung penetration niya dun sa slab. So, simulan natin dito sa example na binibigay ko sa inyo ngayon. No? Pakikita ko. Meron dalawang mounting, ano? Yung isa, floor mount or side mount. Depende sa configuration o yung cross-section ng slab. Merong slab, pagdating doon sa opening, meron siya nung may beam, meron nung walang beam. Depende sa requirement o kung ano yung requirement ng architect. But sa engineering, ang kailangan nating i-consider itong requirement ng building code. Ang hinihingi nila is minimum of 1 kN applied horizontal, 1.2 meter high yung railing natin. Natural, pagka in-apply natin yan, magkakaroon ng bending dito sa baba, doon sa base. Magkakaroon siya ng rotation, ire-resist ng base plate at saka ng anchor bolt na nakapenetrate doon sa concrete, yung bending moment, yung rotation dito sa baba base sa 1 kN. So yun yung papakita natin sa inyo para makita natin kung paano i-convert yung bending dito sa ibaba into tension force para ma-size natin yung anchor bolt. Specification, dito makita nyo, ano, nilagay ko FT or allowable stress for hex bolt. Ito yung pinapakita ko dito, ano, yung nasa picture. So ang mangyayari nun, siya yung nakabound, nakapenetrate dun sa slab. Naglagay ako ngayon ng tatlong sizes para for quick reference. Kunyari, diameter 12, ang capacity nito is 24 kN ha, sa tension. Ano? Diameter 16 is 43 kN. Diameter 20, 67 kN. Yung mga strength na yan, nanggaling dito sa 215 kN. Minultiply lang natin sa cross-sectional area. Pangalawang requirement na sinasabi kong importante, yung development length niya, yung penetration, minimum development length doon sa slab, gaano kalalim. So LD, galing sa NCP yan, LD equals 0.02 multiplied by cross-sectional area ng anchor bolt, multiplied by FY divided by square root of F prime C. Yung FY, ang gagamitin natin, yung value na 215 MPa. Next, makita ninyo, sabi ko, tension on bolt. Nagkaroon tayo ng torsion, yung binabanggit ko kanina. 1 kN multiplied by yung height 1.2 kN meter. Yan yung bending or yung rotation dito sa base. Paano nating i-resolve yan into tensile force? Dito sa pangalawang drawing, zoom in ko. Kung ito yung concrete slab, ito yung base plate, ito yung railing, yung post ng railing, magkakaroon tayo ng dalawang mode ng force. Yung isa, tension, dahil pag ganun yung bending natin, ano, yung rotation, doon sa kabila is compression. Ang kailangan natin yung value na ito, yung tension, para ma-determine natin, masabi natin kung ano yung safe diameter ng anchor bolt, plus yung penetration. Pero para makuha natin yan, dahil gagamitin natin itong bending moment, paano natin i-convert o makukuha yung ma-derive itong tensile force, kailangan muna natin makuha yung center to center distance between two different bolts. Pag tinignan ninyo rito sa top view, ito yung drawing na to, top view yan. Nilagay ko rito, D equals diameter 12. Binassume natin, diameter 12 lang yung anchor bolt. Plus 50 mm. Kunyari, 50 mm yung size ng pipe. Plus yung clearance, clear space between pipe at saka yung anchor bolt, 30 plus 30. That gives us 122 mm. Yan yung copper, yung distance ng rotation. Papasok natin dito, T equals 1.2 times 10 to the 6. Ito, no? Ito yun, ano? Kinumbert lang natin into Newton millimeter, kaya meron tayong exponent na 6 divided by 122 millimeter. Nakuha natin is 9.83 kilonewton. Binalik ko uli sa kilonewton. 9.83 kilonewton. Ano napansin natin?
Kung ito ang requirement ng tension, 9.83. Ibig sabihin, ito yung capacity ng diameter curve. Kita nyo rito, 24. Ang lakas ng diameter curve. Hindi na natin kailangan ng mas malaking bolt. Sa 12 pala, pasado na. Kaya niya i-recision. 24 kilonewton ang diameter 12. Kaya okay yung assumption natin na diameter 12 yung diameter ng anchor bolt. Nung sukatin natin yung distance, makikita natin dito. So gagamitin natin diameter 12, dalawa, hex bolt. Isa rito at saka sa kabilang side. Ngayon, ang sumunod na question na binanggit ko kanina, kailangan natin makompute yung required minimum penetration or in development length. Gaano ba kalalim yung baon para hindi mabunot yung anchor bolt. Sabi niya rito, yung formula is LD multiplied by 0.02 times 113 multiplied by 215 yung allowable strength ng anchor bolt divided by square root of 21 and that gives us 106 millimeter. Ngayon, ang tanong, kung ito ang required development length. For example, ang slab natin, 100 millimeter lang. Sabi natin, lagpas po. Kulang yung thickness ng slab natin. So, ang gagawin lang natin doon, maglagay tayo ng drop wall doon sa ilalim ng slab para ma-accommodate lang niya yung lalim ng 106. Let's say 106, magdagdag ka pa ng another, let's say, 75 millimeter in addition doon sa 106. Like and share na lang po kung nagustuhan ninyo yung topic natin. Kita tayo ulit sa susunod. God bless.